What's up guys? Good morning. Ngayong umaga, ipapasilip ko sa inyo ang aking maliit na backyard garden. Ito yung mga tanim kong sili na tawagin nila ay bell pepper. Malalaki siya. Gilid lang ito ng bahay ko. Pakita ko sa inyo. Ito yung bahay ko. Hindi pa tapos yan. Pero tinitirahan na rin namin. Ito naman yung aking backyard garden. So marami na kaming tanim dito at isa dito yung sili. So pag tiningnan mo, parang wala lang, parang damuhan lang. Ayan, may saging, may kahoy. At hindi nila alam, pag nilapitan mo, mayroong mga tanim na sili. So ito, ayan. Tsaka ito, mga puno ng sili. At ito yung mga bell pepper. So 15 piraso lang ito, 15 piraso na sili. Kung titingnan mo, ayan. So may bunga na siya. Tatlong buwan siya simula nung itinanim, namunga na siya. So ito, pakita ko pa sa inyo. Ito yung isa. Ayan o. So ito yung sili na isa sa pinaka-commodity natin sa pagluluto. Sa Manila umabot ng 950 hanggang 1,000 yung kilo nito. Yung ganitong uri ng sili. Dito naman sa mga tanim ko, hindi naman pang benta ang purpose nito, pang sarili lang. Ayan. Pang halo sa sinigang, sa pansit, sa ginataan. So, marami na rin kaming nakuha dito, pang halo sa mga gulay-gulay. Eto. So, tatlong buwan yan. At ang good news nito, wala itong abono. So tinanim ko lang siya, wala nang abono, walang pesticide. Ayan. Ang lalaki nito. Pakita ko sa inyo itong isa. Ayan oh. Ayan oh. Isang puno. Pero na makapagkuha na kami dito. Ayan o. Oh. Yung malalaki, kinuha namin nakaraan. Inulam namin. Ito yung, yan. Dito yung pinanggalan ng bunga. So, 15 piraso ito. Buhay lahat. Namumunga na. At ito yung sili na umabot ng 950 hanggang 1,000 yung kilo niya. So, ngayon, bibigyan ko lang kayo ng konting tips sa pagtatanim ng ganitong sili. Ang kailangan lang ng sili ay dapat hindi masyadong fertile yung lupa, tamang-tama lang. Kung makikita nyo yung lupa dito, kulay halos medyo pula siya, pula yung lupa. Pero mahalata mo na mataba yung lupa. Kasi maraming damo. At dahil wala siyang abono, dapat wala siyang kaagaw. So dapat damuhan yung gilid. At dapat, isang tips din, malambot yung kanyang pinagtaniman. So kailangan nakabungkal siya. Tingnan nyo ito. Ayan. So bungkal yung lupa niya para maluwag yung kanyang mga ugat. So ito yung lamang ng hindi nakapaso na tanim. Yan. Oh, bungkal yung lupa niya. So ito, malambot lang siya. Madaling makapag-absorb ng tubig ulan. So hindi ko na rin dinidiligan ito kasi nga tag-ulan naman ngayon. Araw-araw minsan umuulan ng tig kalahating oras or 15 minutes na ulan sa hapon or sa gabi. So
may supply na sila ng tubig. So, ang kailangan naman nito ay wala siyang damo sa paligid para wala siyang kompetensya doon sa pag-absorb ng mga nutrients ng lupa. Kaya kung makikita nyo, medyo dito, ayan, dinamuhan ko rin, tinanggal ko yung mga damo para wala siyang kaagaw. Walang mga fertilizer yan, natural lang na lupa yan. Pero namumunga ng maayos yung mga sili. So, hindi siya magastos. Kailangan lang, alagaan mo rin, damuhan lagi. Ayan, oh. So, yun lang yung mga tips, guys, na para sa sili. Kailangan lang masipag ka rin magdamo. Alagaan mo. Kahit wala kang abono, importante, nalilinisan mo, nadadamuhan mo, at saka dapat nabubungkal yung lupa sa gilid para mabuhaghag siya. So, kunting tips lang yun, guys, pero magagamit nyo kapag mayroon kayong backyard garden or magtatanim-tanim kayo sa gilid ng bahay. Malaking tulong na yun para makapag-harvest kayo ng sili. Ito ay ang sili ko na to na tinanim ay 15 lang na puno. So what if marami? Pwedeng magbenta, 'di ba? At malaking tulong na rin pang ulam, pang luto, pang halo sa gulay. Nagagamit namin siya. So yun lang, guys. Maraming salamat. See you next video.